Magandang gabi po sa lahat. Maayong gabi sa tanan. Nandito na naman ako. Yes, we are back in UK. Bumalik na ako dito sa UK. Ang haba ng bakasyon ko ah, pero sulit naman at least. Parang feel ko wala nang pandemic, oh, 'di ba? Ngayon nasa bahay uli ako. Tapos ngayon, i-share ko sa inyo yung recipe ko ng simple recipe lang ng nachos. Kasi gabi na makaka-uwi yung isa. Tapos midnight na siya. So ang gagawin kong dinner, light na lang. Kaya nachos na lang yung iyaano ko sa kanya. Papakita ko sa inyo mamaya yung simple recipe lang. Madali lang siya. See you later, alligator! Ayan, kumbaga kanina nag-start na ako nagluto ng ground beef. Bali, ginisa-gisa ko lang siya. Ito, oh. Ito. Yan na yun siya. Ginisa ko lang siya. Yung parang normal, ground beef. Tapos, ito siya. Dito ko lalagay yung... meron pala akong Doritos dito. Kahit anong chips pwede nyo gamitin, pero mas gusto ko yung Doritos kasi malaka. Yan, kahit alin dyan. Para iyaano natin dito. Tapos meron akong cheese, kahit anong cheese, basta yung madaling mag-melt. Tapos meron akong jalapeno para may para maanghang, o, diba? Tapos, yun, pauwi na daw yung isa, so kailangan ko na siyang i-ready. Kasi mga 15 minutes lang naman siya, i-oven ko siya yan mamaya para mas masarap. See you later! Gusto ko i-try yung color blue. Original flavor siya. Kasi yung isa may cheese flavor siya. Pero gusto ko i-try yung muna itong original. Niyaano lang yun siya. I-spread. Ito yung first layer. Yung iba, ang ginagamit nila yung mga malalaking malalaking chips. Ako, ito okay. Ito lang gamit ko. Maliit lang kasi... para madali siyang kunin. Ayoko yung masyadong malaki. Malaking chips. Kasi mahirap siyang kunin. Tapos hindi ka agad napuputol. Kailangan siya takpan yung mga butas-butas. Ayan. Tapos kukuha tayo ng first nito. Yung sa unang layer, maglalagay tayo. Kailangan tuyo yung yung beef. Kasi para hindi siya basa ang ilalim yung nasa chips. I-spread lang yan. Mga hanggang dalawang layer yata ang magagawa nito. Light dinner lang siya, chips lang siya, pero may meat naman. Kaya... midnight na kasi siya makaka-uwi. So, by the way, salamat nga pala sa mga subscribers ko ha. Salamat sa inyo po. Kahit hindi tayo nakikita, sinusuportahan nyo pa rin ako. Salamat po. Sana one day magkita tayo, no? Maliit lang naman yung mundo. Char. Dalawang klaseng cheese ang gagamitin ko eh. Meron akong cheddar cheese. At saka ito yung Colby Jack. Ito yung mixed cheese. Meron siyang Monterey Jack cheeses. Saka shredded Colby. Ito yung pang last. Ito yung sa ilalim. Cheddar cheese. Para medyo...
madaling mag-melt-melt. Wait lang ha. Ayaw magpabukas. Nag-uumpisa na namang mag-winter dito. Malamig na naman siya. Ah, ayaw magpabukas. Shuhada. Malinis naman yung kamay ko. Mas maraming cheese, mas maganda, masarap. Kasi, tsaka, ang gusto nung isa yung maraming cheese, eh. O, diba? Mas maraming cheese, mas masarap. Tapos, lalagyan uli natin ito. Last toppings. Pang ibabaw. Kumbaga, tatakpan natin yung ano, yung unang layer. Alam mo, kahit chips lang ito, mabubusog ka na. Kaya kung nagda-diet ka, char lang. Kaya kung nagda-diet ka, mas maganda ito pag dinner nyo. Oo, may carbs din siya, pero at least hindi yung rice ba yung... Kasi, minsan kasi gusto kong mag-rice, minsan hindi. Kaya lang, mas maganda yung ganito lang, light lang for... Lalo na kung midnight na yung... Tapos ko na lang siya. Tapos... Last natin to. Dapat pala medyo malaki yung kutsara ko. Kahit ano, ground chicken, ground pork, pero mas malasa kasi pag ground beef ang gagamitin nyo pag nachos. Yung iba kasi shredded pork, barbecue ang ginagamit, ganon. Eh ako mas prefer ko yung beef, ground beef. Mas malaso siya. Diba? Maumbok yung aking nachos. Salamat talaga sa mga ano ko ha, ka-friendshipan ko dyan. Thank you po. Salamat sa mga magagandang comment. Sana one day eh, magkita-kita tayong lahat kung pwede lang. Or ma-meet ko kayo, ganun. Kung sino man po yung taga-Davao dyan, sana one day magkita tayo sa Davao. Taga-Davao City po ako. Tapos, next, sa 29 nga pala, meron kami Halloween party. Sa bahay nila, Madam Leah uli. Last year, doon kami eh. Yung judge ko. Siya ang mag-judge. Yeah, baby Yoda. Siya ang mag-judge ng luto. Yan. Tapos, ibabaw ko ang... Ito na ang ipang ibabaw kasi maganda tingnan, colorful. May orange tsaka yellow na cheese. Kaya, ito ang pang ibabaw toppings ko. Tsaka mas mahal kasi ito eh, kasi dun sa cheddar na yung unang ano nilagay. Siyempre, kailangan na natin mag-chiped-chiped. Mahirap ang panahon ngayon. Java. Mas maraming cheese, mas masarap. Sabi ng hubby ko.
dagdagan ko pa. Addict sa cheese yun eh. Okay. Tapos, ang ilalas kong sa taas, yung jalapeno peppers. Maanghang. Konti lang naman. Tapos mamaya, pag naluto na siya, pwede mo siyang lagyan ng sauce na salsa, tapos sour cream. Yan. Ayoko masyadong maanghang kasi gabi na, hindi ako nakakatulog. Saka minsan ina-attack ako ng insomnia ko. Tama naman, matanda na tayo. Pag tumatanda ganyan talaga yung sakit niya. Konti lang, be. Last na to, be. Yan. Konti lang kasi ayoko masyadong marami. Mamaya pag naluto na siya, for 15 minutes i-oven ko siya. Tapos, sa taas nung pwede kang maglagay ng sour cream. Sour cream, pwede kang maglagay nito. At saka yung salsa. Yun. Basta yung salsa, yun. Mahilig siya sa ganito eh. Bali, pinrihit ko na yung oven ng 180. For 15 minutes, 1.5. Kailangan lang natin i-melt yung ano, yung cheese. Yan. Medyo nagme-melt na siya. Pero kailangan pa ng mga another few minutes. Medyo nagme-melt na siya. Maya-maya lang. It's done! Try it, babe. Try it. Crispy? Crispy. Because she came home late. Work. Gotta work. Gotta work. How is it? Ooh, what's up? It needs more ano. More cheese. Always more cheese. I put more cheese. Try it. He put guacamole and sour cream and paste. The spicy one. I don't like that spicy here. Yeah, you don't have to put it on there. It's making my mother put what you want. Good job. Try it. Try it. Salsa for dinner. No, not salsa. Nachos for dinner. Yummy, babe. Good job. Let's eat. I wanna have some also. Yeah. Dinner. Kanang pasiplat mo dinner. Nagdalang kampi.